Taydig, and this is Buhay Parang Life, where we discuss issues about this thing called life. Thank you, my dear viewers, for tuning into this episode. I invite you to please like, share, and subscribe to our YouTube channel and Facebook page. Buhay Parang Life is part of FaithWatch TV, and I ask you to download the FaithWatch app on your mobile device. We read and value your comments, so please feel free to write down your comments and suggestions below. I am here right now at the Vocational Seminary in Parañaque. Here with me today is the Vocation Director of the Vocational Seminary, Father J.R. Arreza. Father, ano bang full name mo, J.R.? Actually, J.R. ay nickname lang, Jose Roque. Jose Roque, naku pa, ano? Jose pa after St. Joseph. Yes, after St. Joseph and after St. Roque. Father, kailan bang ordination mo? Parang ano pa eh, pandemic priest? Yes, actually kami yung last na hindi pandemic na inordinahan. Last November 23, 2019. Ah, so umabot ka pa. Yes. Umabot ka pa. Father, share with us your vocation story. Ah, alright. My vocation story is, I think, for me, it's very unique because I came from a very simple family in a sense na hindi kami lumaki ng sabay-sabay, so we need to really help ourselves. Father, ano yung ibig sabihin na hindi kayo lumaki ng sabay-sabay? Malalayo ang age gap or were you in different places? Yes, we were in different locations. Bakit po, Father? Family situation. Alright. O, kaya hindi kami lumaki ng sabay-sabay. In other words, ang gusto kong sabihin ay, isa po akong working student. Nagtitinda po ako sa isang palengke para makapag-aral. Taga saan ka ba, Father? Ah, by the way, I came from Surigao. Ay, sa Surigao. Marami bang beaches dyan, maraming dagat. Opo, okay. Sobrang ganda ng mga dagat at mga ilog doon. Alright, so sige, Father. So, sa iba-iba kayong lugar, may I ask the family situation only if you're willing to share it? Bakit kayo ano, sa hiwa-hiwalay tumaki? Ah, kasi yung parents ko, not the details, but ang parents ko kasi nandito sa Manila. Alright. Tapos, they decided to stay here, but the children were in the province together with Lola, with aunts, and with friends. Okay. So, isa po ako doon na nandun sa probinsya. So, kanino ka lumaki, Father, sa Lola? Actually, sa friend ng aking mama. Sa friend? Ilang taon ka noon, nung hiniwalay ka sa parents mo, tapos pinaalaga ka sa kanilang kaibigan? According to her, I was just six months old. So, pero ang benefit naman doon ay I was their favorite. So, ibig sabihin, teka, wala pang Viber, no, wala pang Facebook. How often would you see your parents? Once in a blue moon. Once in a blue moon, all right, Father. Yes. So, in your young mind, ang magulang mo is itong kaibigan nila. Yes. So, tell us about your childhood. Kasi dito nang gagaling yung vocation, eh, di ba? Yes. Okay. So, I was very lucky because the one who adopted me, in a sense, they were very religious and they introduced me to the church. And they were serving the chapel where they are very near. So I was also introduced to serve the chapel. So from that moment, I realized that maybe I have vocation. Nag-umisa kang altar boy sa Kristan ka? Altar boy, cleaner ng simbahan. So kailan yung pumasok sa isip mo na maybe may vocation ako? Actually, since the beginning because most of the times during my childhood years, I spent my time in the church. Ayun, so parang feeling mo parang dun ka, ginawa ka parang sa simbahan. Okay, so fast forward, ano yung nangyari ng iyong high school? Okay, fast forward, since tinirhan ko ay wala ng high school, so I need to go to the town. Ah, sa syudad? Oo, sa syudad. So nung nasa syudad ako, yung pamilya na tinirhan ko ay may anak siya dun sa syudad. But I need to work also there so that I can study. So nagtinda po ako doon sa palengke. So yun ang working student mode mo. Yes. Nag-aaral ka at nagtitinda ka sa palengke. So pag palengke, di ba, Father, maagang gisingan yan? Yes. How did you manage? Actually, I don't have... naingit ako sa mga usual na kabataan kasi meron silang panahon para maggala, maglaro. Okay. Ako wala na kasi umaga pa lang, nagbukas ng tindahan, tapos kapag may klase, I went to school. Then in the afternoon, diretso ulit sa tindahan. So yun ang naging routine ko. High school ka nun, Father? Yes. So
nandun pa rin ba yung pagsisimba mo, pagsiserve mo, yung feeling mo na may, may tawag sa iyo ang simbahan na maging pare? Nandun pa rin? Ah, yun po yung isa sa mga miracle na hindi naalis. Kasi yung tipong yung pinirahan ko po kasi medyo strict siya pagdating sa time, dapat wala kaming gala. Pero pinapayagan niya po akong umalis sa tindahan kapag magsimba. Kapag magsimba? Yes. So, Father, nagsisimba ka ng weekdays doon? Kahit high school ka pa lang? Not weekdays, but especially during Sundays. Especially during, so nandun pa rin yung desire mo. Okay, and then, nakagraduate ka na ng high school, Father, what happened? Ano yung naiisip mong kunin sa kolehiyo? Okay, so pagdating ko po ng high school, may nangyari, nabalik ako sa lola ko. Noong, sa probinsya? Oo, sa katapusan ng high school years ko. Pagbalik ko sa lola ko ay nalapit ulit ako sa simbahan. Mm-hmm. Tapos, yun, nag-trigger ulit yung pangarap ko maging pare. May talagang nandun na yung pangarap, pero ano ang nag-trigger sa'yo? Kasi nagsiserve ka na ulit, may standby ka na sa simbahan. Yes. So, anong inisip mong kunin mo na college course? Di ba yun ang next step? Apo. Actually, during that time, I have three options. Mm-hmm. Kasi, hindi sa pagmamayabang, in my class, I'm the mabinik. Yeah. I'm sure alam niyo po ang mga rogasyonista, matatalino talaga sila. Magagaling. sa isip at sa puso. Amen. Hindi, mahilig lang po talaga ako sa math noon, kaya isa sa mga math? Gusto ko, okay. Yes, math. Gusto ko maging engineer. Tapos pangalawa, since yung mga tita, ate ko ay mga teachers, gusto ko rin maging teacher. Pero pinaka-pangatlo ko po ay gusto ko maging pare. Kasi nandiyan na lahat, pagiging engineer, pagiging teacher. So, complete package yung pagiging pare. Parang pareho kayo ng kwento ni Father Abel yun ha. Parang engineer din siya. Mga math majors, mga math wizard pala itong mga pare. Okay, so Father, how did you choose? Anong final choice mo with engineering, education, and priesthood? Actually, may mga event sa aking high school years na nag-lead me towards priesthood. Like towards what, choosing Father? Priesthood. Una, sa aming batch, medyo loko-loko din naman ako, konti. Naughty ka ba ng Father? Yes, okay. I was naughty then. Pero, tinatawag nila akong Father. Talaga? Yes. Bakit? Siguro nakita nila yung konting kabanalan ko noon. Okay. Holy naughtiness. Okay. O yeah. Sige, Father. So, sige. Ano ang ginawa mo? Siyempre, di ba pag fourth year high school ka na, o kaya third year? Pag third year, may mga ano yan eh. May mga career talks ba? May narinig ka bang ganon? Yes, apo. So, isa, pangalawa yun sa mga sign. Maraming mga schools ang dumating sa amin, pero yung career talk ng seminary nung dumating, isa po ako sa mga nakapasa. Sinong seminary ito? Anong seminary ito? Actually, Diocese of Tandag. Yung diocesan, mga diocesan, ano? Apo. Alright. Isa ka sa nakapasa, dalawa lang kayo. Apo. Ay, sorry. Hindi naman po. Buong klase. Oh, okay. So, sige, Father. So, ano naging, ano mo, nung fourth year ka, ano na nangyari? Ano na yung entrance exam? Saan okay. Ka na magka-apply? So, since gustong-gusto ko na po, actually, tatlo lang pala kami nakapasa. So, isa ako dun sa mga nakapasa. Ano tawag dyan kapag diocesan? AB philosophy na ba yan? Ah, yes. AB philosophy, okay. So, during that time, nagpaalam ako sa aking parents na mag-attend ako ng orientation doon sa Diocese of Tandag. Unfortunately, sabi ni Mama na since nandito siya sa Paranaque, sabi niya, dito ko na lang sa Manila. Oh. Para it's also our time of bonding. Okay. Anong sinagot mo? Sabi ko, anywhere. Kasi I don't have the idea na there's a difference between diocese and religious. Hindi mo pa naman alam in your young mind. Okay. Yes. So, wow, talagang nasa Paranaque ang parents mo. So, pumunta ka ng Paranaque, ng Manila. At hindi lang Paranaque. Sa multinational kung saan yung mga rogationist. Talaga naman, parang eksakto. Ganun talaga ang gawa ng Diyos, eh, no? Eksakto. Sa multinational pa lang, kasi nandun ang parokya nyo. Yes. Okay, ako. Sige. So, my mother opened up my vocation story to the parish, to the priests there, especially Father Ariel. Si Father Ariel. Mm-hmm. Father Ariel, Father Benji. Then they told me na, sige, papuntahin mo dito sa Manila. Then we will see if he can pass the orientation. Alright. So pagdating mo ng multinational, ano ang iyong impression sa simbahan?
The mission is known. And then Our Lady of the Holy Rosary. Yes, Our Lady of the Most Holy Rosary. Of the Most Holy Rosary. I was really impressed because I was attracted with the more or less the activities in the parish. It was very alive. Very lively. Yes. Okay. Then when I arrived here, immediately there was the orientation here in the seminary. Dito na sa Merville. Ano ang iyong impression pagkita mo nitong malaking seminary? Alam niyo po, believe it or not, akala ko talaga nasa heaven na ako pagpasok ko ng seminaryo. Talaga po? Yes. Akala ko kasi bakit? Alam mo, langit na to? Unang meet ko sa mga seminarians, they were very approachable, very kind, and very smiling. Sino ang rector nun? Ang rector nun ay si Father Jesse, pero ang vocation promoter ay si Reverend Alex Clemente. Or deacon pa lang si Father Clemente noon. Okay, yes. Kilala mo yung mga pari nila and they're very, very approachable and very kind. Opo. So yun yung impression ko. Sabi ko, hala, ang bait naman ng mga tao dito. But I said to myself, I belong here. I claim that. Yes po. Okay, so I guess na ipasa mo yung entrance exam o yung orientation. So, nagbalot ka na. Hindi po ka na titira. Yes. Bali, nung pagkapasa ko, kasi sabi ko naman kay Lord na, Lord, kung makapasa talaga ako, I think this is the sign. So, sinabi ni Father Alex after the 5 days orientation, sabi niya, you passed the exam. Sabi ko, this is the sign. I will become a priest. So, Father, ilang years ba yung AD philosophy dito? 4 years ba? Opo. Was there any time in your stay as a student, as an AD philosophy student, here in the seminary, that you thought twice na, teka lang, hindi pala. Opo. Meron naman. Marami. Marami naman. Oo. Being a probinsyano, ang dati kong pagsubok na naranasan. Nagulat ka ba sa city life? Yes. Medyo. Pero nagulat ako yung culture shock sa seminary. Ay, bakit? Kasi, we came from different places, different provinces, so magkakaiba yung kultura, tapos nakita namin mayroong mga tao lang din pala. Doon ko na-realize na sa seminary, hindi pala langit. Lupa dito sa langit. Lupa talaga. How did you manage those times na you were already, nagdadalawang isip ka? Ikwento ko lang kita yung isa sa mga nahihirapan ako. Okay. Being a probinsyano from Mindanao, we have this square town na nahihirapan po ko yung mag-pronounce ng letter E, letter I. The accent. Kasi, right. So, tinutukso po ako ng mga seminarista. Ikaw lang ba ang taga-Mindanao that time? During that time, ako lang. Walang taga-Bisayas, mga Cebuano? May taga-Iloilo, but he could pronounce well. Okay. Opo. So yung word na parang medyo may pinagtatawanan. Oh, pinagtatawanan. Ito pa yung worst. Akala ko, ang galing-galing ko kasi during birthday celebrations, alam niyo meron talaga akong part na mag-speech. Mm-hmm. And everybody was clapping or clamoring my name. JR, JR. Tapos... So feeling mo, wow, ang galing. Oo, ang galing. They're asking for me. Yun pala. Panunukso pala nila yun. When did you realize na tinutukso ka pala? Na-realize ko nung ginagaya nila yung mga salita. Oh, okay. So, nalungkot na siyempre ba? Opo. Sabi ko, ang sasama pala ng ugali. Ito na yung mga reality checks. O yung mga, ganito pala sila. Opo. How did you manage that? How did you handle that? Actually, crisis po talaga sa akin yun kasi hindi ako sanay na pagtatawanan. Kasi na magaling ka doon sa provision, student ka eh. Yes. Crisis yun. Crisis po talaga yun. Tapos, may isang professor po kami by the name of Father Udrick. He came from Cebu. Sabi niya, I have also that struggle. Mm-hmm. Pero na-overcame niya. Sabi ko, Pads, anong sekreto? Alright. Sabi niya, simple lang. Punta ka lang sa isang sulok at magbabasa ka ng English na malakas at least for 15 minutes. So, ginawa ko po yan araw-araw. During merienda, pagkatapos na aming klase, pupunta ako dun sa Rugati Park namin at nagbabasa ako ng malakas.
So, nag-improve ka? Dahan-dahan po nag-improve. Dahan-dahan. Mukha ka ng taga-Paranaque. Yes. Actually, yes, mukha na akong taga-Paranaque noon. Tapos later, parang akong Amerikano. Oh! Okay. So, Father, kailan ka in ordained 2019? Yes po. And then now, you are a vocation director. Opo. Ano ang trabaho ng vocation director? Vocation director, actually parang ikaw yung face ng congregation pagdating sa iba't ibang school, iba't ibang dioceses. Wow, mabigat yan na you are the face of the congregation. So ano dapat ang branding mo dapat is the rogationist. Ano ba ang brand o ano ba ang face ng rogationista? Actually, ang daming congregations, no, parang pare-parehas lang yung promotion. Pero mm-hmm. yung pinaka-brand po namin, I think, na recognize ng ibang tao ay yung pagiging friendly. Friendly. How important is that in the vocation campaign? Yung friendliness ng vocationist? Napaka-important po nun kasi we can build connections, we can build relationship through friendship. I mean, you can build relationship. Correct, yes. No? Oo, basta pag-friendly ka, no? So, Father, saan? Lagi kang wala eh. Ang hirap mo hanggang kapit eh. Mabuti nga, nabigyan ako ng panahon ngayon ni Father. Saan-saan ka nagpupunta to campaign for vocations? Actually, sa rogationist po dito sa Philippines, we have two seminaries. So ako, assigned lang po ako sa entire Luzon. Luzon? And so, where do you go? Nag-Ilocos ka? Yes, Ilocos, Isabela, down to Sorsogon. Luzon pa yan. Luzon. And then sa south? Sorsogon sa yes, south. Mga Kabicolan. Oh, Bicolan. Ano ang mga share with us, you know, experiences mo as a vocation director? As a vocation director, napakasaya po kasi you will be learning so much from culture, from attitude to food. Iba-iba pa talaga tayong Pilipino? Yes po. Iba-iba? Iba-iba. Like, anong kultura? So, kamusta ang mga kabataan lalaki na nakikilala mo? Naiispatan mo ba yung parang... Naiispatan mo? Opo. Ano yun? Ano ang giveaway na parang ito? Pwede maging pare. Actually, makikita mo sila sa kanilang interest eh. Alright. The way they talk, kung ano yung pag-uusapan ninyo, kung ano yung i-open up nila, then how intense their emotion in your conversation. Yes. So usually, Father, ano yung sinishare ng mga kabataan na yun na gustong magpare? Sinishare muna nila na dream nila maging pare, na they were serving in the church and nakikita ko yung sarili ko in few years na maging ganyan din ako. Then, yun. Pinag-uusapan na namin kung ano yung process, mm-hmm. on how, etc. Ano pa ang you can cite sa more joys? Yung mga, you know, yung mga nagpapanginti sa'yo as a vocation director in your campaigns? Of course, being a priest dito sa Philippines, I think we are welcome everywhere. Iba eh, no? Pag nakasutana. Pag nakaganito po. Dati hindi ako pogi, pero nagbari ako. Pogi po. Oo, sinasabi. Talaga, nakakadagdag talaga. Pogi points yan eh. Opo. Alright. So yun, you are welcome everywhere. Trials or challenges? Ang trials naman po ay... yung makipag-relate ka, kasi of course, sa masama man itong term na ito, may competition din po kami in a sense na ang dami kasing religious congregation, ang dami dioceses, ang daming seminaries. Sabay-sabay ba kayong gumagala? Parang nagkakabanggaan kayo sa mga eskwela? May mga lugar na hindi kami welcome. Kasi, yung mga dioceses na hindi welcoming sa religious. Yes, may mga ganun po, pero we take it as a gift in a sense na kailangan pa nila. Oh, ang ganda naman ang pagtingin mo doon sa challenge ng Father. It is a gift na kailangan ng diocese. Would you have numbers? Like, kamusta yung vocation, yung recruitment? Of course, vocation to is not a matter of recruitment na parang employment to. But, yeah, using that term recruitment, kamusta noon during your time and now sa present? I think mas para sa akin, I did not have the experience of campaigning before. I mean, I think Father Alex would attest to that, but for me, parang mas mahirap ata ngayon.
In a sense na ang dami po kasing distractions. Like what? First, of course, kung ano ang nakikita nila sa social media. So, with that distraction, they don't have time to reflect about the vocation. To reflect. Yes. What is the role of the family in the promotion of vocations? The role of the family? Kasi considering ikaw ha, malayo pa sa magulang mo, pero naalagaan yung vocation mo. Apo. Actually, kaya unique po yung story ako. Kasi kahit wala yung family ko before, at least andun yung vocation ko. Yung role na, napakalaking role po ang gagampanan ng pamilya kasi sila po talaga yung maging power, maging inspiration ng magiging seminarista sa kanilang bukasyon. Darating po kasi yung point na magka-crisis sila dito sa loob. They will be questioning their vocation. And sometimes, ang kailangan lang nila ay yung affirmation from the family that, sige, susuportahan ka namin kahit yan ang pinili mo. Ginawa sa iyo yan ang magulang mo during those times? Yes. And of course, siyempre ang pinakamahalaga yung prayer ng family. Prayer ng family. Opo, kasi in a sense na nung makita ng isang seminarista na nagkaka-crisis na nagdadasal yung kanyang pamilya, sabi niya na, ay, kailangan kong ituloy ito kasi pinagdadasal ako ng aking pamilya. At may strength ako dahil binigyan ako ni Lord ng strength sa kanilang pamamagitan ng kanilang pagdarasal. Bakit mahalaga ang priestly vocation sa ating simbahan? I mean, some people would know that, but really, naka-attend ako ng dry mass, naiyak ako eh. Apo. Dito sa parokya namin, hindi dumating yung pare sa nag-dry mass kami, and I wept. Kasi parang sabi ko, eto na yun eh, eto na pag wala ng pare. So, ano pa yung bakit magiging problema pagkulang ng vokasyon? Actually, na medyo dahan-dahan na po natin na nararamdaman na scarcity of vocation, scarcity of priests. So, kapag walang pare, wala pong sacraments, definitely. Kailangan natin ng mga pare para not just to celebrate the sacraments, but also to give witness that following the Lord, even though it's hard, still possible. You are a witness. So, what can families do aside from ano ba? So, mahalaga ba na? Kasi ikaw nag-umpisa ka sa altar boy eh. So, kailangan pala kung may anak ang lalaki, i-encourage mo. Malaking bagay po yun. Malaking bagay. Na may encourage ng family. So, Father, the location is all over the world. Na-assign nga kayo eh. May mga pari tayo. Si Father Alex nasa Australia, di ba? So, tell us more about the location is kasi baka naman may nanonood dito, sasabihin ng mga magulang nila or themselves. May link locations kayo, no? Yes po, ma'am. Baka naman, ay, gusto kong tignan yan. Tell us about the, ano tawag dito? Location is, ano? Congregation? Location is of the heart of Jesus. Tell us more about the location is of the heart of Jesus. Okay, so location is parang strange name po, no? Anyway, it came from the Latin word rogate, which means pray, magdasal. Ano ba yung aming pinagdarasal? So, yung na magkaroon ng vocation, more holy vocations into his vast vineyard. Ang founder po namin ay si Father Hannibal Melini Francia. Isa po siyang Italian priest na na-inspired sa Bible verse ng Luke 10:2 at Matthew 9:37 na nagsasabi, Rogate ergo Dominum Messis o Vita Operaris Messem Suam. Ano yun, Father? Ano, Latin ba yun? Opo, Latin. Okay. Actually, yun lang din ang alam ko. Say that again. Rogate ergo lang ang alam ko. Rogate ergo Dominum Messis o Vita Operaris Messem Suam. Which means in English? The harvest is great, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest to send laborers into his harvest. Pray therefore. Opo. Pray therefore. So talagang yun ang unang-unang action eh, no? Yes. Yung unang command to pray. Opo. And when you pray, the prayer will allow you to contain. No, parang feeling ko nagpa-flourish. Parang wala namang magpa-flourish kung walang prayer. Eh. Actually po, yun yung belief ni St. Hannibal that vocation is not just you campaign. First of all, first and foremost, it is asked from the Lord.
it is asking from the Lord, kasi gawa naman ng Panginoon to. Where can they find the location is in the Philippines and in other countries? So, in the Philippines, we have, I forget the exact number, but we are all over Philippines. We have in Bangi, Ilocos Norte, in Bulinao, Bautista, Bataan, in Parañaque, we have three houses here, and we have in Labo, Camarines Norte, we have in Punta Princesa, Cebu, we have in Rogamina, Mina, Iloilo, and we have also in Turil, Davao City, as well as in Silam, Cavite. You are sent all over the world. Bakit gusto ng mga other countries ang you have Father who is in the UK? UK, Father Victor. Father Victor, you have in Australia. Meron ba rin kayong mga requests from the US, no? Yes, we have. Bakit? Para nila kayo nakikilala. Bakit kayo ang gusto ng mundo? Siguro hindi naman po yung kabilang yung gusto ng mundo. Maybe it's because we are available. So, Father, message to parents with sons. Paano ma-encourage? At paano ko nakikita nila gusto pero ayaw nila? May ganun, di ba? Apo, yes. Ayaw? Apo. Okay. Do you actually, are you able to encourage vocation? O nandyan yan kahit sa anong dali ng anak mo? What do you mean? Being a priest? Sa tingin mo, halimbawa sa isang pamilya, or halimbawa sa isang batang lalaki, kailangan mo ba bang encourage? O yung vocation ba, yung tawag ng Panginoon, will be so loud and clear na kahit hindi pa encourage, mangyayari. Ganun ba yung Father? What do you think in your experience? Actually, for me, mahalaga yung encouragement. Mahalaga pati. Opo. Kasi you have this desire, but what you see is different thing. Halimbawa, na-discourage ka, ang sama-sama ng mga ugali, yung mga nasa palibot mo. So, parang madi-discourage ka, ay, ako na lang, ganyan pala yung mangyayari sa akin. So, Father, message to parents na may mga magulang na nagsasabi ang anak, parang gustong pumasok ng seminary o parang feeling magpare, pero ayaw. Anong masasabi mo? Okay. Sa mga magulang. Very good. Sa mga magulang na tila bagang may pagkalilangan na maging pare yung kanilang anak, actually, marami kayong advantages kung papayagan niyo maging pare ang inyong anak. Practical advantages, maging guwapo ang inyong anak. Of course, let's go deeper. Noong nag-attend po kami ng funeral ng mama ni Father Mars, sabi ng homilist na kapag ang anak daw ay isang pare, sigurado ang kaligtasan ng mga magulang. Diba? Of course, para sa akin, I believe that that claim also. Why? Because the priest always praying, celebrating the Holy Mass, offering it to the Lord. So, I think, meron kaming favorite place sa puso ni Jesus that He will grant our prayers. So, with all the success na mangyayari sa inyong mga anak, mga magulang, I think priesthood or bishophood is still the best because you will have place not just here on earth but in the kingdom of heaven. To end this episode, message to the young men out there na parang, may konting katok eh. Opo. So, to the young men na nanonood ngayon na gustong, ito lang yung gusto kong i-message sa inyo. Do not be afraid to try. Okay? So, wala namang masama. At kung gusto nyong i-try, hindi naman automatic na maging pare kayo agad. So, be open for discernment. Malay ninyo, ito talaga yung mga pagbigay ng kasiyahan sa buhay ninyo. Yung buhay religyoso, buhay pagpapari, or buhay pagmamadre. Kaya, just be open and be available for the challenge of the Lord to serve in His vast vineyard. Wow, thank you. Thank you so much, Father J.R. Arreza. And thank you, my dear viewers, for watching this. Remember, we should pray for vocation. Send, O Lord, holy apostles into your church. This is Rita Delby reminding you today, habang pasensya sa pagkat ng buhay, parang life.